ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumahan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Webes tayo ng ika-apat na linggo ng Kwaresma, o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon naman ikiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Idaglari natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ng Exodo, sinasabi ng Panginoon Diyos na si Yahweh na si Moises ay kailangan ng pupunta sa kanyang hinirang na mga tao sapagkat sila'y nagsamba na ng ibang Diyos-Diyosan at hindi na sumusunod o sumuway na sa kalooban ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ganun din ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus na hindi siya tinatanggap at walang naniwala sa kanya mga salita sapagkat hindi naman sila naniniwala kay Moises at ang kanya mga itinuturo tungkol sa kautusan ng Diyos. Sa buhay natin, ang akala natin tayo ay nananalig sa ating Panginoong Diyos. Pero kung minsan, hindi natin naisabuhay ang kalooban ng Diyos. Kinakailangan na tayo ay magbalik loob sa Panginoon upang tayo ay marapat gumanap sa pagdiriwang. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagpagaling. Mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kaming nagsipagbagong buhay ay gumagawa ng kabutihan at mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos. At ang pagkabuhay ng aming manubos ay may pagdiwang naming mataos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama. Tinilikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon, huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita'y inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaak at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararanihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilas-gilas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Nagtuturi kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Nagtuturi kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Pagbibig sa sanlibutan ng Diyos ay dahil na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, kung ako lamang ang nagpatutuo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpatutuo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin sa higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, yan ang nagpatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi niyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinhangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nagagaling sa isang Diyos. Paano kayong makapaniwala? Huwag niyong isipin ako ang nagsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inasahan ninyo ang siyang makaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nasa Webes tayo ng ika-apat na linggo ng Kwaresma o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Pong Jesus Nazareno. Ang tema po natin ngayon ay paniniwala. Paniniwala, isang napakagandang mithiin na dapat isabuhay o kaya gawin ng isang tao. Kung ang mga inaalagaan natin mga hayop ay marunong maniniwala, ano pa kaya ang tao? Pero ang tao ay sadyang hindi naniniwala, mapamahiin man o dili kaya mayroon mang ginawang debosyon, pero iyon ay pang sarili lamang at hindi tunay na paniniwala. Ano ba ang paniniwala? Sa mga Hudyo, ang paniniwala sa kanilang salita ay amen. Yun po ang ating amen. Kaya po pagkatatanggap tayo ng
katawan ng ating Panginoon at sinasabi katawan ni Kristo, sinasabi natin, Amen. At naging Amen na lang. Pagkatapos ng ating panalangin, sinasabi rin natin, Amen. Yon ang ibig sabihin ng paniniwala. Ang Amen ay nagiging pistivo sa Koinokona Grigo sapagkat sa lumang tipan ay ang salita ay Hebreo, kaya Amen. Sa bagong tipan, ang orihinal na pagkasulat ay Koinokona Grigo, kaya pistivo. Na sa atin namang mga salita ay paniniwala na sa Latin ito ay credo. Pero ang paniniwala ay siyang pagiging matapat sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, Kapitulo 32, versikulo 7 hanggang 14, naging matigas ang ulo ng mga tao na mga Hudyo na iniligtas na sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto at noong sila'y malaya na at nakalabas na at patungo na sa lupang pangako doon sa malapit sa bundok Sinai, sila ay gumawa ng isang diyos-diyosan, ang tinatawag na golden calf, ang ginintuan na baka. Na ito yung nagbigay sa kanila ng isang pagkaiba ng paningin sa buhay. Dahil mula sa Diyos na naglikha ng lahat, ang kanilang sinasamba ay nilikha ng Diyos at ang kinakain pa ay damo. At dahil dito, parusahan sila sana ng ating Panginoong Diyos, pero dahil sa pamimintuho o panalangin ni Moises, sila'y iniligtas. Kaya po sa ating Salmo 105, sinasabi na dahil sa panalangin ni Moises, ang mga tao'y iniligtas. Kaya ang salmista nagsabi sa verse 4 sa Salmo 105, ang Panginoong masintahin ay pansinin at gunitain ang kanyang bayan. Ibig sabihin, gunitain ang kanyang ginawa na tipan na nangako ang Panginoong Diyos na paramihin sila gaya ng ipinangako niya kay Abraham na kasindami na mga bituin sa langit at sa kanyang mga anak ni Isaac at sa kanyang mga lahi mula kay Jacob na naging Israel ay sasagana ang kanilang buhay, hindi lang sila dadami. Pero dahil sa katigasan ng loob, patay na sana sila ng Panginoon. Pero salamat sa isang propeta, si Moises, na tagapagbigay din at tagapagturo tungkol sa kautusan upang sila'y maging matapat sa kanilang mga pangako sa Diyos, upang sila'y maturuan kung ano ang narapat na gawin, ay ipinapahayag ni Moises ang kanyang mga turo na ang kanilang paniniwala ay para sa Diyos lang at Diyos na dapat na kanilang mahalin at paglilingkuran. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 5, verso 31 hanggang 47, ang mga Hudyo ay hindi tumatanggap sa ating Panginoon sapagkat kulang sila sa pistibo, sa paniniwala. Kaya nga sinasabi sa ating Ebanghelyo, sa versikulo 47, Kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Juan, remasin, pistuisiti, mula po sa salitang pistis, at yun ay mula sa pistibo, na kung saan ang mga tao ay hindi na marunong naniniwala. Ang mga tao ay matigas na rin ang ulo. At yung mga Hudyo, yung mga Eskriba at mga Parisiyo, ang mga Sadisiyo at ilan pa na mga tinatawag na mga namumuno sa bayan ng Israel at namumuno sa templo ng Jerusalem ay hindi tinatanggap ang ating Panginoon
sapagkat hindi sila nananalig, hindi sila sumasampalataya, madalit sabi, hindi sila naniwala sa ating Panginoong Hesus. Kuminsan, nakakalungkot din na tayo kuminsan ay sinasabi natin, naniniwala tayo sa Panginoong Hesus. Pero isinasabuhay ba natin ang kanyang mga turo? Sinasabi natin na haniwala tayo ng Diyos. Pero sinusunod ba natin ang kanyang mga kautusan? Sinasabi natin na sa Diyos tayo at isa lang ang Diyos. Pero ginagawa nating Diyos ang ating sarili, ang pera o kayamanan, ang katanyagan at kapangyarihan at ang kung anumang mga material na bagay dito sa mundo. Na kung minsan madaling mag-crisis ang tao kung mawala ang kanyang cellphone, pero noong hindi siya nakasamba o nagsisimba o kaya hindi siya nanalangin, hindi man lang nagka-crisis ang kanyang sarili. Kakaiba na ang panahon natin sapagkat ang sinasamba o ang Diyos-Diyosa nila ay mga panibagong gadgets gaya ng cellphone at ang mga panibagong apps ng mga internet at iba pang mga programa ng AI o artificial intelligence. Gaya ng mga batigas ng ulo ng mga tao, ng mga Israelita sa panahon ni Moises. Gaya ng mga Pariseo, mga Eskriba at mga Saduceo, iba pa mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Ganito na rin ang mga nangyayari sa ating panahon ngayon. Hindi na Diyos ang nagbibigay ng sentro ng kanilang buhay ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Nalikha ng tao, gawa ng tao, pang negosyo lang, o dili kaya, pang parami lang ng mga likes at mga pang-repost at ano pa ang inahangad. Hindi na ang biyaya, ang kaligtasan at ang ganap na buhay na Diyos lang ang siyang magbibigay. Balik tayo sa Diyos. At mayroong salitang Hebreo na ito'y dapat nating gawin. Tissue ba? Tissue ba? Balik tayo sa Diyos. Magbalik loob tayo sa Diyos upang ang tunay na Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating mga puso. Upang ang tunay ng Diyos ang siyang nagliliwanag sa ating mga puso. Upang ang ating Poong Hesus Nazareno ay siyang tunay nating sinasamba, minamahal at siyang tunay nating gabay. At ang kanyang ebanghelyo ay siyang ating tunay na landas na siyang ating sinusunod. Mga kapatid ko, ang panahon natin ay nangangailangan ng Diyos. Ang panahon natin ay nangangailangan ng ebanghelyo ng ating Poong Hesus Nazareno. Naway, ito'y ating isa buhay. Naway, Diyos ang siyang sentro ng buhay natin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, madalas ay lumilitis tayo sa daan ng Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng lakas upang makapamuhay tayo ng may pananampalataya at atin pong itutukon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano sa lahat ng dako, naway manalangin ng higit na mataimtim sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga walang pananampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos upang sila ay maligtas. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga kasalukuyang kaguluhan sa simbahan, naway malutas sa paglago ng pananampalataya, manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga may hirap,
may sakit at mga may kapansanan, naway madama ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, turuan mo kami sa pamagitan ng Espiritu Santo upang hayagan naming aminin ang aming pananampalataya sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sakit na ng kahirapan ang nadama ko ay paliw pagkat buhay ang nata mo sa pangako mo sa akin. Sa'yo magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin yung Kapanginoon, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinabas ng pagsalungat sa panagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalugdan at ang pagpakabuti namin iyong kinarangal. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiloob na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumita ng Espiritu yung banal na makaloob na ito, pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos na ang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan niyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginatin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuman ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tirisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa sangsalita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord,
sa'y muli. Announcements. Ang lahat po ay inanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampayan ng Daan ng Krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na 1:30 ng hapon. Magdala po tayo ng ating mga sariling krus. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang manlilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang mula sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay sinawang magpalaya sa amin sa kasalanan upang ang inadala namin sa budhi ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw ngayon sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno kay mga narito at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno kami na ugnay. Iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paranaway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahihirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin naway. Ang pong Jesus Nazareno ay magpapala sa inyong lahat. Paniniwala, pagsampalataya, at pananalig ay siyang napakahalaga sa ating buhay. Naway, ang ating puso ay para sa Diyos. Ang ating isipan ay ginagabayan ng Kanyang Espiritu Santo. Ang ating mga pamaraan ay dapat ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon sa Kanyang Ebanghelyo. Laging hanapin natin ng tunay na kabuluhan ng buhay ay nasa Diyos at ang pananalig sa Kanya ay siyang nagpapatibay nito. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihagbas niya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'y pinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.